You have to change the system. You have to improve the system. As engineers, you shouldn't be satisfied with the current system. We have to be changing it. You have to improve it all the time. I saw pictures on the internet na yung 5 megabyte na memory dati kasi nakaya sa mukha ko. Ngayon, yan makalaki ang isang 4G flash drive. Diba? Hindi yan. So we have to improve that talaga. Diba? So nakita nyo, laki ng improvement on from a room size of 5MB to a flash drive size na 4 GB. Diba? So we have to improve the system. We have to think of something new. Diba? Since what we gave, I do more slow. More slow. Yung 3 transistor yung size nga may bilhin every so often, every something years. Tama ka, more slow nga ba yun? Basically yun. Yung nagkama na sobrang dito ng transistor hindi na kaya physically gawin. So we have to think, paano yung break in law na yun? Diba? So, pwede ang career opportunity yun. Baka ko na pumasok kayo sa isang microelectronics na company. So, pwede yung startup na research. Then, if, pag magaling yung research nyo, decide kayo sa company, gawa kayo sa sarili nyo, kikita pa kayo. Diba? Actually, a lot of people na doing that. Pasok sa company, learn its secrets, learn its technologies, alam mo yung flaws nila, labas ka, baguhin mo. Ayusin mo yung flaw nila. Not people are doing that, actually. Next, you have to be bold-minded thinkers. So you don't have, di ka lang creative na kagaya ng fine arts. Okay? Kasi, in the way of, in the way society works right now, they just apply the fine arts. Oo lang, to be honest. Or the arts itself, they just apply siya. Very few people actually succeed. You can't be logical lang. And like I said before, engineers tend to be loners. A lot of ideas in your brains, wala ka nang sabi. So we have to have creativity and have that logic. Okay? So we have to speak out your mind. Paano? Sa tingin nyo, make it ito. Actually, as thesis, nagsithesis, di ba? Ganun yun eh. Have to think of an idea and you have to say to your advisor. Pag kayo na advisor yung mga scrap yung proposal nyo, gawa na naman ang bago. Ako, aminado ko, nakatatlong beses ako mag-propose sa thesis ng bago din nagkapin sa group natin. So, actually, dun sa ano lang proposal ko natatlong beses na ito. Pero after than that, yung proposal ko, it's okay naman. Next, and last, teamwork and leadership skills are also important. So, no minus sa Thailand. Kahit thesis mo, solo pa, hihingi ka pa rin naman, hihingi ka pa rin ng tulong from some people, like your advisor. Like your classmates. Kunwari, hindi mo nga sila ka-group. Pero tutulungan tayo ng mga yan. Tropa-tropa tayo, di ba? Hindi naman tayo yung, kaya may natin yung tropa sa ganyan. Also, leadership skills. Somebody has to take the role of the leader. Each and every one of us is like there inside talaga. Kaya natin gawing leaders na sarili natin in some way or another. So, example here. Si Mark, ano yun? Sa Facebook? Sino ka nito sa Facebook? Yes. Ano yung tura niya? Geek. Diba? Geek. Pero, what? After he developed Facebook, ano nangyari? He made Facebook, right? Leader siya din in terms of creating Facebook. So, naging successful siya. So, dahil hindi lang, we have to explore the potential talaga within ourselves. Okay, I'm going to look at each and everyone. Paano maging sa leader? One, you have to know the strengths and weaknesses of your team. Kinilain mo si leader mo talaga. So, let's say, group of three kayo, ikaw may inaasama. Pero kung magaling ka mag-layout sa PCB, yung isa na namang kagrupo, magaling siya sa component, sa work soldier, gano'n. Diba? So you have to exploit those weaknesses and cover up for it. Like, you have to exploit the strengths and cover up for the weaknesses of each. Okay? Next is huwag umaakoy lahat ng trabaho. Isang flaw ng karamihan sa mga leaders, inaakoy lahat ng trabaho ng group. Okay?
okay? So, hindi mo masama. Na pag inakumula ng trabaho, burn out ka agad. Okay. So, hindi sa kayo kung isa ka. Burn out na lang. Or burn out ka agad agad. Last, is huwag ka maging tayarat naman. Hindi mo nga inakumula ng trabaho, pero hindi mo sa iba. Wala ka rin din ba? Nakukuha lang, tayo ka lang. Still a bad thing. Okay? So, basically that ends my presentation. So, do you have any questions? Kahit about my line of work, about the preparation in general. Open lessons. What happens that after I graduated sa course ko, ECE, most of the companies are having free hires. So I applied sa Canon, sa Smart, sa Sun, sa HP. Free hire na sila. Ayun, HP kasi. So basically, pero ang pinagandaan sa HP is I'm learning something new. Since, example, yun yan. Pwede mong gamitin yun na tutunan ko ngayon sa HP. It's using a business language. I'm gamit is SAP. Gamitin na ba yun, SAP? Yeah, so gamit namin is SAP system. So I have a service manager. Yung trabaho ko basically, if may problema yung isang application ng PNG, it's customers namin ng PNG. May problem sila in terms of their data processing or something. Kami yung nag-ayos nun. Kami na ipabantay yung jobs nila. So, usually may issues na may kinaka-induce na bagong product sa PNG. Tapos hindi pa siya incorporated to the supply. So, kami yung nag-asikaso nun. So, pwede ko siya pagdabas ng business. Pagdabas ko na HP, pwede ko isipin na sa opportunity yun. What did I learn from HP? I learned a few things about business, how business works in PNG. So, alam ko yung model ng PNG, alam ko yung model ng HP. So, pwede kong gamitin yung dalawa to pay something good. Okay? So, ito ko pwede naman. So, basically, chamba lang talaga siya na nakapasok ko ng HP at from other companies na rin please hire sila. Sir, how would you comment about the relationship between the companies? Comment ko dyan, let's look at some examples na meron din sa Pilipinas. One, Tipid PC. Pumunta pa kayo sa Tipid PC. So, yun. It's a good company. It's a good technopreneurship idea. Parang ginaya na yung eBay, pero in the localized setting. Right? What? Another, Chica. Kahit medyo pababa na kayo yung Chica, may gumagamit pa rin. Pero maganda idea siya. So, basically, technopreneurship in the Philippines. Start of a startup pa lang. So, we still need people to actually create businesses. So, think of ideas for business. And also, think people na technology doesn't equip internet or electronics namin. So, basta meron ka incorporate na technology in terms of industrial technology, machines, it could be a technopreneurship. Kind of a business, okay? So, yeah, and encourage me to you to, because I have to learn the possible routes as graduates. One, you can take a master's. Two, you can join an industry. Or three, you can start up a business model as a technopreneur. So, if talagang maswerte ka and marami ka ideas, you could go to the technopreneur path agad. So, kaso, may hindi talaga market talaga sobra natin dito. So, pwede natin siya parang pwede. Where it's growing, never growing there. Maraming companies na programming companies na nagsistart-up kayo. Meron pang IT companies na support. Hindi yung call center type na support na yung tatawagin ka rin dito, hindi na ma-install yung computer, hindi ngayon. Yung support na sinasabi ko, let's say, customer mo, ito, FPU. Customer ko sa FPU. Natawag sa akin sa FPU, asking,
estudyante na nagkaroon ng lahat ng puno pero hindi mo mapasok. So pwede ganun. Support ka for that. You're not a call center, pero you're still doing support. Okay? So outsourcing. In your industry part. So it's like you could go for masters. So in masters, you know, pwede kang, kunwari, as undergrads in Bapa Tingin, alam natin, to be honest. So marami kang matututunan bago in terms of the technology. Example, in my field, I graduated as a major in microelectronics, so I know a few things about transistors. So, in transistors, hanggang dun lang ako, basically. But yung pag, if I took MS, pwede mo malaman yung mga other microelectronic components like capacitors. Yung manikita nyo ngayon, example, yung shuffle. Yung technology doon is, it uses, I think, 45 nanometers. 45 nanometer technology ng transistor. So, pwede mo mag-aralan, it'll create something new. In the end, yung three paths na yun, mag-converge into one, into business. Sabi yun. Research ka, makagawa na something new. Market pa yun, business. Nag-work ka sa industry, alam mo yung models, business models, and you have the proper technology, labas sa company, yung nag-work mo, mag-business ka. So, yung direct ako sa business. Okay? So, to be honest, entrepreneurship here is really starting. It's not that good pa. And I think there's a lot of improvement that you could guys actually do. Pwede nyo tignan actually ang existing. Like, dito yung load, sino dito yung retail loaders? Yung pwede yung classmate nyo na sinatagi yung hinihingan nyo ng load. Pwede nyo yung business yun. Right? Diba? Pwede nyo yung automated yun or something. So, you could actually think of ideas. Kasi startup pa lang eh. Startup pa lang talaga yun sa Pindias. And a lot of people, a lot of engineers really don't know what entrepreneurship is. Most people go to college, study their lessons, paglabas, call center. Kahit hindi engineering eh. Diba? Ganyan lang nangyari. So, pwede tayo mag-isip ng ibang paraan. If you have the resources, yung sa, ang may enjoy each day is the money. Fruit, fruit, fruit.